Magandang kaliwanagan po mga kapatid. Akin pong ibabahagi sa inyo ang isang talambuhay noong panahon ni Amang Jesus sa Kalangitan. Ito po ay ang ngalan niya ay si Anghel Ismael. Pumanaog po ang Anghel Ismael noong October 6, 2021. Siya po ay nagbahagi ng kanyang talambuhay noon. Ito po ay panahon ng mga Kristo. Sapagkat ang Kristo po ang siyang pumaslang kay Amang Jesus sa Kalangitan. At ito po ay isang lahi. At kung maaari po mga kapatid, huwag po tayong tumawag ng Jesus Christ o Jesucristo. Sapagkat ang Jesucristo or Jesus Christ ay yaon po ang itinatag ng mga tao noon upang makilala ang kanilang lahi. Ito ay ang mga lahi ni Kristo, ng mga Kristo na siyang pumaslang kay Amang Jesus sa Kalangitan. Upang sila po ay makilala, ang makilala. Ano po? Akin pong ibabahagi sa inyo ang talambuhay po na totoong naganap noong panahon po, noong sinaunang panahon. Si Anghel Ismael. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na pumarito upang magbahagi. Ako nga pala ang inyong kapatid na Ismael, na siyang tunay. Ako'y naparito na, ngunit bakit hindi nag-aaral ang mga kalalakihan? Bakit? Sapagkat nung ako'y paslit pa lamang, ay nag-aaral na. Ngunit ang aking hawak noon ay ang libro ng kawalan. At yaon ang siyang sa amin ay itinuturan sapagkat may napakalaking tahanan na noon ay kami doon ay pumaparoon at pinaroroonan. Kayo ba ay malaya? Napakabuti kung kayo ay malaya. Sapagkat kami ay ako at ako ay hindi naging malaya. Sapagkat ang turo sa amin noon ay aming ikabesa ang nakasulat sa libro ng kawalan. Ako noon ay umalis sa tahanan na yaon sapagkat hindi ko na ninanais pa na ang siyang ituturan ay mali. At yaon ay mali. At sa isang butas na noon ay ako'y sumiksik ng sumiksik hanggang sa ako noon ay makalabas at makatakas sa napakalaking tahanan at ang suot namin noon ay puting mahaba. Ngunit mayroon po akong nasilayan bago po ako ay lumabas na noon sa aking pagkakabesa ay mayroon isang ibon na lumabas na kulay puti na aking nasilayan at akin itong sinundan kasi po nabasa ko po noon na mayroon Ama sa langit. At sa sandaling yaon ng aking pagbabasa, ay mayroong lumabas na isang ibong puti at akin na siyang sinundan kung saan ito ay lumabas. Kaya't ito'y akin nakita ang maliit na butas kung saan siya ay lumabas at doon din po ako ay lumabas sa maliit na butas na yaon. At nang ako na ay nakalabas, ay doon ko nakita ang ganda ng paligid. At doon ko na lamang nasilayan ang lahat ng kagandahan ng kapaligiran. Ngunit ako po ay nakita at hinabol, kaya't ako ay tumakbo at sumuot-suot sa damuhan. Ako'y nasugatan at sugat-sugat sa aking nadaanan nang dahil sa mga damo. Sapagkat doon ako ay sumiksik ng sumiksik sapagkat ako po ay kanilang hinanap at ang aking edad noon ay sa bilang ng 7 taon gulang. Ako noon
ay nagtago at sumiksik sa mga damo. At noon ay itinuturo sa amin ang tamang pagbabasa at ang tamang sasabihin ay itinuro at ituturo po. Kami ay sinasanay at nagsasanay. Taon ang lumipas, ako ay nagturo sa labas. At itinuro ko sa kanila ang sa akin ay itinuro. Ngunit hindi sila sumasagot. At nakita kong muli ang ibon na puti. At sinundan ko itong muli at nagpunta siya sa isang madilim na lugar. Ito'y madilim na madilim. Ako'y pumunta rin doon. At doon ko nasilayan ng ibon na aking sinusundan ay lumiwanag at naging isang may malaking pakpak na anghel sa kalangitan at hinawakan niya ang aking ulo at kanyang tinuran. Ismael, Ismael, anak ng ating Ama sa langit, ang iyong ituturan lamang ay ang mabuting gawi at ito ay para sa ating Ama sa langit. Iyon ang tinuran sa akin at ang mga nalalaman ko noon ay nawala na. Ngunit ako noon, nang ako ay nasa malaking tahanan pa, na iyon noon ay ako na ay nilagyan noon nila ng isang palatandaan. Ako ay mayroong guhit na dalawa at ang guhit na iyon ay pahaba at pahiga. At sa katawagan nito ay krus. Ito po ang inilagay nila sapagkat ito ay ang kanilang palatandaan na isang kabilang sa mga Kristo. Ito'y hindi nawala sapagkat ito ay kanilang itinatatak at nang lumipas ang nagdaang araw ay ako na noon ay natutong tumawag sa ating Ama sa kalangitan. At yaon na lamang ang tinuturan ko. Ako noon ay nakituloy sa isang pamilya at kanilang nakita noon ang tatak na krus na nakalagay sa aking paa. At ang sinabi sa akin ay lumabas daw po ako doon sa malaking bahay. At ang sinabi ko ay hindi po, hindi po. At ang sinabi sa akin ay ituro ko daw sa kanila ang aking naalamanan sa malaking tahanan na iyon. Ngunit aking tinuran sa kanila na hindi ko po alam at ang tanging nalalaman ko lamang ay ang tumawag kayo sa ating Ama sa kalangitan. At tanging sa langit lamang po. Ngunit nagtinginan sila at aking tinuran sa kanila na naway maging mabuti, mabuti lamang po tayo at palaging tumawag sa ating Ama sa kalangitan. Iyon po ang tama. Iyon ang aking tinuran. Ngunit ako pa rin ay isinumbong at ang sinabi, mayroon kayong kasama na lumabas. Iyon ang sabi po nila, kaya't hinabol nila ako. At sa napakaluwang na bangin, ay doon ako ay namayapa. Ako'y naroon sa gitna, sapagkat hindi ko naninais pa ang bumalik doon sa malaking bahay o tahanan. Sapagkat sila noon ay lumalapit sa akin, at ako'y kinakausap upang bumalik sa kanila sa malaking tahanan na iyon. Ngunit hindi ako pumayag na bumalik pa, kaya't ako na lamang ay nagpatihulog sa bangin na iyon. Ngunit bago ang lahat, ako noon ay tuminghala sa kalangitan. At ang aking tinuran, Ama sa langit, kayo na po ang bahala sa akin. At nang sila na ay lalapit pa sa akin, ay ako na ay nagpatihulog sa bangin. Sapagkat kanilang tinuturan sa akin noon, na tayo na, at ang sinasabi ko po ay hindi po, ayaw ko po. At sa paglapit pa noon ng isa na kanyang tinuran sa akin ay, halika na. At doon ay nahulog na ako
ako noon ay 10 taon gulang nang ako ay namayapa. At ang aking kaarawan ay Nobyembre 14 sa bilang ng araw. Maraming salamat. Ayun po mga kapatid, ang isang talambuhay ni Anghel Ismael nung siya po ay nabubuhay pa. Siya po ay tumakas noon sa isang malaking bahay na ito po ay sinasanay nila upang magbasa ng mga libro ng kawalan. Ang libro ng kawalan ay ang Biblia na tinawag ng mga banal na anghel sa kalangitan. Sapagkat ang Biblia po ay ito po ay base sa karanasan lamang ng mga tao noon at diary po ni Nostradamus. Ito po ay base lamang po sa kanyang naalaman. Ano po? Kaya po mga kapatid, siya po ay namayapa nung 10 taon gulang at siya po ay nakitira sa isang pamilya at doon po sa malaking bahay na yon ang mga lahi na mga Kristo. Ang Kristo po ang siyang pumaslang kay Amang Jesus sa kalangitan. Kaya huwag po tayong babanggit ng Jesus Christ o Heso Kristo sapagkat ito po ang ating sinasambit ay sa kalaban. Sila po ang mga lahi ng Kristo upang makilala po ang kanilang ngalan, kanilang lahi na sila po ang pumaslang kay Amang Jesus sa kalangitan. Marami na po tayong hindi na pag-alaman na ngayon sa bagong henerasyon po natin, tayo po ay pinagkalooban ng libro na nagmula sa kalangitan. Sila na po ang ating Amang Jesus sa kalangitan ay muli nang nabuhay. At nawa po ay patuloy po tayong makinig, mga kapatid, at kung inyo pong nanaisin, ipagkaloob nyo po, nawa po ay mag-subscribe kayo sa Maliit na Channel at patuloy po tayong makinig, i-like and share lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!